wanted to give it back to San Miguel. Eh, bakit ang itsura eh parang kinuha ng San Miguel sa inyo? Para bang ang sama-sama ng tao ninyo? Hindi ko alam kung saan po nanggaling yung angle na yon. Nung kahali kami nag-meeting, may representative ang San Miguel, Attorney Bienvenido Biel. Ah, that's right. San Miguel has two seats in your board. They asked for it. They asked for it. So every meeting, nandoon po sila. Ang napag-meetingan namin, kasama siya, magkakaroon ng tinatawag na joint statement. Ang sabi pa ng aming lawyer, happened to be Lorna Kapunan, ang sabi niya, kayo na ang San Miguel ang magbigay ng statement, kami naman ay ibigay nyo lang sa amin, mag-a-agree kami. Biglang-bigla na lang po, nasa newspaper, kinukuha na raw dahil daw sa aking lifestyle. So what did you do when you found out? Did you ask San Miguel to make a statement that is not a correct? Yung pong mga member ng board, lalo-lalo na si Lucy Consunhi, she asked Attorney Bien. What did Attorney Bien say? Hindi po siya nagbigay ng statement. Ang sabi niya sa trabaho lang. Hindi kayo nag-usap kay Ramon Ang? Hindi po. Hindi kayo nag-usap kay Danding? Hindi po. Bakit? Mayroon naman po silang representative. Sa board, sa no? board na, sa, na inaasahan namin... siya ang maglilinaw ng lahat at magbibigay ng direction leading to what's going to do next. Ay somehow, wala namang direction na napapabigay sa amin. And besides, mayroon kaming member ng board na apparently may access kay Ramon o kaya sa San Miguel. Pero ang sabi niya, Father, I'm sorry, walang reply. So, ang ginawa ng San Miguel... wala silang sinabing formally, pero hindi naman sila nag-deny ng storya na lumabas sa periodiko. Ganun yun. Ganun po. In effect, they were allowing it to appear that there was something wrong with the way you were handling the money, you were handling your lifestyle. There was everything wrong with you. Apo. Ganun ba yun? Apo. Ganun po ang lumabas. Sabi ko nga, doon po ako nakaramdam na somehow unfair dahil... hindi naman sa akin nakapangalan ang donation. Mm-mm. Tapos alam naman nila na mayroong board of directors. Pero pinersonal nila ako yung atake sa dyaryo. You are assuming that San Miguel was behind this? Personally? Yes. Yes. Okay. Very obvious kung magbabasa ka ng dyaryo. Very unfair yung presentation. Parang one-sided. Have you given back... They cannot get it back from you because the contract says that it's going to back in 2016. What are you planning to do now? Kami ay hanggang Easter Sunday na lang. So from there we will somehow pag-uusapan kung ano ang mga susunod na plano, kung paano ang gagawin. Pero sigurado na kami na ibabalik namin ang lupa. Hindi lang alam kung kailan ang execution. But definitely, the deal is off. What happened to your forecasted amount? Because obviously, you were sure that you were going to get it. And then, hindi natuloy. Why did your sources of funds dry up? Unang-una po, nabawasan yung number of masses namin. Dati-rati, every weekend kami dyan. Tapos ngayon, naging once a month na lang. Bakit? Naging once a month lang. Naging once a month na po yan, unang-una, dahil nung kami ay nag-start ng bagong community ng Missionaries of Mary Mother of the Poor sa Mindoro, si Bishop Palang decided na mag-focus kami sa Mindoro. Kasi po kami ay visiting priest na lang po dito sa Imus. At ang naibigay lamang sa aming approval ay once a month na lamang ang aming pwedeng gawin. Because you were no longer a regular in Monte Maria. Ayun. So, ang withdrawal was not because of any anger of the Bishop of Imus against your lifestyle. Hindi totoo. Sabi niya po sa akin I think that's the best thing na rin. Talagang mahirap ang donasyon na may kondisyon.